Good morning! Welcome to our garden. Dito po kami sa Tanawan, Batangas at nag-grow po kami ng mga bagong varieties ng bougainvilleas. Nakakatuwa po talagang kolektahin ang mga bagong variety ng bougainvillea kasi makukulay sila at saka hindi katulad ng mga dati na mga nakikita natin bougainvillea na maraming tinik. So, mapapansin nyo, ito is maliliit ang mga bulaklak nila at marami sila talaga kung bumulaklak. Ayan. Diba? Sobra silang makulay. And also, yung dahon po nila ay maganda na rin ang variegation. Ayan. Tulad nito, oh. Ang liit lang. At saka, makikita nyo hindi halata ang pinik. Pwede rin natin silang gawing hanging plant. Tulad nito, dahil nga sa sila ay mabulaklak. So, itong isang to, dalawang kulay ng variety ng bougainvillea. Dumarating din yung time na talagang hindi na sila nagwa-wild. Pagkatulad nito na mature na yung kanilang mga stem. So, bulaklak lang yan ang bulaklak. Ito yung mga bago naming tanim na bougainvillea. Pinapalago namin sila and then pinabubulaklak. Gamit ang mga pampabulaklak at pampalagong fertilizer tulad ng marka bulaklak at saka yaramila. So, effective na effective po yan sa mga bougainvilleas. Base sa aming experience, maganda naman ang kanilang paglago tulad nito. Meron din kaming mga bigger pots na bougainvillea pag medyo mature na sila. After nating itrim, pinapabulaklak na natin tulad nito. Ayan. Napakaganda na po nilang i-display sa inyong mga tahanan. Barako White po ang pangalan ng variety na yun. At yung mga dilaw na bougainvillea ha, talagang nakakilig. Ayan. This is Diamond Orange. Tingnan nyo naman ang pagka-orange ng brax niya. At saka yung kanyang dahon. Maganda yung design. Ito yung isang sa paborito ko na kulay yellow. Ayan. Yellow Wonder. Diba? Ito pa. Although this is older variety, this is Sunset Orange. Maganda rin siyang pagsamasamahin. Kasama yung kulay red na yan. Pwede rin yung pagsamahin sa isang pot. Mas maganda yon. Ito ay si Green Apple at saka si Red Apple. So bagay sila dahil pareho yung kanilang dahon. Nagpo-propagating kami ng mga root grafted na bougainvillea. Mas artistic ito. Pwede natin ilagay sa mga ceramic pots. Pwede rin natin pagsamasamahin ng ibang variety sa isang puno. So, ugat po ito ng bougainvilleas. Diyan tayo nag-graft. So, tingnan nyo naman. Basta kailangan malusog at makinis yung ugat. Mabilis silang mabubuhay. So, ganito yung pag-graft namin sa bougainvillea. Yung mga bagong variety, sinusuksok lang namin sa balat ng ugat ng bougainvillea at tapos nilalagyan ng plastic. Makikita nyo, sisibol na rin ang mga dahon yan after 15 days. Ito naman mga ginraft namin sa malalaking puno ng bougainvilleas. Maganda silang pang-design, pampaganda ng inyong mga bakuran. Tulad nito, napaka-Japanese ng dating, di ba? Parang mga bonsai. Pwede rin silang ilagay direct sa lupa para mas maganda ang kanilang paglago at hindi sila laging natutuyuan. Napakaganda rin kung malalaki ang harapan nyo. So, ganyan. Nakakaganda talaga ng paligid pag punong-puno ng kulay at bulaklak. So, ito po yung aming garden sa Tanawan, Batangas.